magandang araw po sa ating lahat dahil nagawa na po natin yung ating part 1 homemade burger patty na pwede po nating itinda ng ready to cook or kung nagtitinda na po tayo ng frozen food, pwede po nating idagdag. Dito naman po sa ating part 2, lulutuin naman po natin to as hamburger. Tuturo ko po dito kung paano po natin ibebenta at magagawa na din po tayo dito ng homemade mayonnaise kasi kung gagawin po natin itong business, malaki po ang matitipid po natin. At sasamahan na din po natin ang costing para magka-idea po tayo sa puhunan at kung magkano po ang pwede pong tubuin. Ito po pwedeng pangbahay, panghandaan at higit sa lahat pwede po natin itong negosyuhin. Kaya hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa at umpisahan na po natin. Pagpiprepare po ng ating burger, bigyan ko lang po kayo ng konting idea kung ito po ay ititinda po sa harap po ng ating bahay kung meron na po tayong stall. Bali, yung ating po mga gagamitin ay nandito na. Mas okay po kung nakaka-display po yung ating burger na gagamitin. Dito pong ating lutuan ng burger, nandito rin po sa gilid. Bali, dalawa po yung ginagamit ko. Mamaya makikita nyo po kung ano po yun at magkaka-idea po kayo na kahit wala po tayong burger na lutuan, makakapag-umpisa pa rin po tayo ng negosyo. At ngayon, nasunod na po natin gagawin, magagawa po muna tayo ng ating mayonnaise. Ito pong ating paggagawa po ng homemade mayonnaise, gagamit po ako nitong ating handheld mixer. Para minuto lang po, meron na po tayong magagamit na mayonnaise. Meron na po tayong video nito, part 1 at part 2, kaya ito pong ating mga ingredients, pagsasama-samahin na po dito. Yung link po ng ating mayonnaise, ilalagay na lang po natin sa description box. So, kaya check nyo na lang po din sa ating pong channel. Gagamit po tayo ng 1 cup oil. Kahit ano pong oil, pwede nyo pong gamitin na mas healthy. Tapos, 1/4 teaspoon po ng iodized salt, 1 tablespoon ng sugar, at isang buo po ng itlog. At gagamit po tayo ng 1 teaspoon po ng ating mustard. Kasi pag meron po nito, sobrang sarap po ng burger po natin. Pagsamasamahin na po natin yung ating itlog, asin, asukan, at yung ating mustard. Dito, pwede din po tayong maglagay ng pepper. Sa yung pagpapasara po nitong ating mayonnaise, nasa sa atin din po yun. Gamit po tayo ng ating timer para malaman natin kung gaano kabilis pong gawin itong mayonnaise gamit po ang handheld mixer. Okay na po itong ating mayonnaise. 1 minute and 25 seconds, meron na po tayong homemade mayonnaise. Hindi ko po pala na-stop, pasensya na, excited. Pero 1 minute and 25 seconds, meron na po tayong homemade mayonnaise. Ipakita ko lang po sa inyo to ng malapitan. Bago po tayo mag-umpisa sa atin po pagluluto, ipapakita ko po muna sa inyo ng mabilis po lamang lahat po nung ating gagamitin. Hali, ito pong ating tinapay, hindi ko na po ito ginawa, binili ko na lamang po para mabilis lang po yung ating video. Tapos meron na po tayong repolyo na ginayat na maliligit. Ng kamatis, sibuyas na puti, at pipino. Hali, ito po yung pinagkuhanan natin. Halaga po ang paggagayat po sa ating mga gulay para hindi po tayo maligit. Bali, kaunti lang po yung nabawas natin, pero madami na pong mapapaggamitan. Kaya kung tayo po ay magbibusiness nito, kailangan po lahat ng ingredients po ay sisinupin. Mayonnaise na ginawa, ketchup at saka po hot sauce, at ito po yung gagamitin natin na plastic burger. So, magtatanong naman po kung yung parchment paper po ba ay okay gamitin. Tingnan po natin. Kung parchment paper po yung ating gagamitin, dapat po dahan-dahan kasi ito po ay mapupunit. Isa-isa na po natin at magluluto na po tayo. Bali, yung ipapakita ko po sa inyo kung paano po natin ito lulutuin ay kung paano ko po siya itinitinda po dati. Bali, dito, hindi po tayo gagamit ng burger na lutuan. Ayan! Ito po yung kapartner ko na kauna-unahan po na ako po ay nag-burger. Sobrang tagal na po nito. At meron pong sunog dito. Napansin ko na lang po, nag-iinusok na po yung tangkay po ng ating kawali. Kaya, halimbawa, kung tayo po ay mag-uumpisa pa,
kahit hindi naman po kayo umatikhan ng ating pong burger na lutuan. Basta kung ano pong merong pwedeng paglutuan sa inyo, pwedeng-pwede po yun. At ilagay na po natin itong ating pong mantika. Dahan-dahan lang po ang paghawak. Ito pong ating burger patty, kailangan po mabilis lang po itong lutuin. Kasi pagtagal po ng ating pagluluto, liliit po yung ating burger at medyo titigas po yun. Kaya kailangan mabilis lang po itong lutuin. Wow naman! Wow! Sobrang dali lang pong gawin, lalo na po ito kung magagamay po natin. Kahit ilang order pa po ang ima-order sa inyo, saglit lang po natin itong magagawa. Ito na po yung ating niluto na apat na burger. Bali, nagluto pa po ako na dalawang piraso para maipakita ko po sa inyo, malapitan po yung pagpe-prepare. Kasi doon po sa kanina, di ko po sure kung nakita nyo po ng ayos. At saka, bibigyan ko po kayo ng idea na meron pa pong ibang pwedeng paglagyan kung pasosyalin pa po natin yung ating burger. Meron pa pong mas maayos po na lagayan. Bali, ito po ay nilagyan ko na lang po ng parchment paper. Lagay na po natin itong ating burger. Lagyan ng mayonnaise. Yung ating patty. Konting repolyo. Kamatis, dahil mahal po yung kamatis, isang piraso lamang po. Tapos, yung ating sibuyas na puti. Dito, hindi na po tayo gagamit ng cheese, pero pwedeng-pwede po tayo gumamit. At pag naglagay po tayo nun, mamahal po yung ating burger. May additional po yun. Paglalagay po natin ang ketchup at saka nung atin pong hot sauce, tatanungin nyo na lang po muna sa customer kung gusto po nila. Kasi meron pong tao na ayaw po na may ketchup at meron din naman pong hot sauce. Pero kung take out naman po, mas okay po kung magre-repack po kayo sa maliliit na plastic ng ketchup at saka hot sauce. Mas maganda po yun. Luto na po yung ating burger at ito ay titikman naman po natin para malaman po natin kung okay nga po ba itong ating burger patty at kung okay po siyang gawing negosyo. Bago po tayo mag-ghosting, dahil sa pagkakamali po ni Ate Tipid Tips, meron po tayong video ng pagtikim. Pero wala naman pong boses yan kasi hindi ko po na-i-on yung ating mic. Bigyan ko lang po kayo ng konting idea kung ano nga po ba lasa ng ating hamburger. And unang-una sa atin pong patty, wala po akong masabi kasi sobrang sarap po nun at malambot. Ginawa naman po nating homemade mayonnaise, saktong-sakto po yun sa ating burger. Ang isa pa po nagpapasarap doon ay yung inilagay po nating mustard. Pag kinagat nyo na po ng buo, malalasahan nyo po yun, sobrang sarap po nun. Kung gagawin nyo po ito sa ating bahay at kung gagawin po nating business, siguradong magugustuhan po ito ng pamilya nyo at babalik-balikan din po tayo ng ating customer. Kaya kung kayo po ay mahihilig sa burger, sana matry nyo po ito at siguradong malaki po ang matitipid po ninyo. Bago po muna tayo mag-costing, yung lagi ko pong sinasabi, yung costing ko pong ginagawa ay dito po sa lugar namin. Mag-costing pa rin po kayo na sa inyo kasi iba't iba po tayo ng lugar, tapos bawat araw po ay nag-iiba po ang presyo. Basta mahalaga po doon, binibigyan ko po kayo ng idea kung paano po natin i-costing yung atin pong mga produkto. Ngayon, tuusin na po natin kung magkano po ang puhunan sa kada isang burger. Kung natatandaan nyo po sa atin pong part 1, ang puhunan po ng ating patties ay 10.08. Doon na po natin umpisahan. At mag-plus pa po tayo ng ating tinapay. Ang isang balot po ay 20 pesos, 6 po ang laman. Pumapatak po na 3.33 po ang isa. Sabihin na po nating 3.50, mag-plus pa po tayo ng 3 pesos para po sa ating tigkakaunting inilagay na mga gulay. Pipino, repolyo, kamatis at sibuyas. Mag-plus pa po tayo ulit ng 3 pesos para po sa ating homemade mayonnaise kung gagamit po tayo ng ketchup or hot sauce. At mag-plus pa po tayo para po sa ating gas na saglit na pagluluto,
kaunting labor kasi isa lang naman po yung ating ginawa at isang plastic po na ginamit natin. Tuusin na lang po natin sa 250 kasi isang piraso lamang naman po yun. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan ay 22.08. Sabihin na lang po natin na 22 pesos. Ito po pwede po nating ibenta ng 30 hanggang 35 pesos. Pero dito po sa lugar namin, pwede ko po siyang itinda ng 32 pesos. Kung natatandaan nyo po sa ating part 1, nakagawa po tayo doon ng 37 pieces sa isang kilo. Para magka-idea po tayo kung magkano po ang tutubuin natin sa isang kilo, yung ating pong 32 pesos na presyo po natin, i-times po natin sa 37. Tayo po ay makakabenta doon ng 1,184. Pero magmaminus pa po tayo doon ng ating puhunan na 22 pesos. I-times po natin sa 37 at ang kalalabasan po noon ay 814. Kaya tayo po ay tutubo pa ng 370 pesos. Para magka-idea po tayo kung magkano po ang posible po nating tubuin dito kung tuloy-tuloy po tayo sa pagtitinda, kung consistent po tayo. At tayo po ay nakakaisang kilo araw-araw at ang tubo po natin doon ay 370 pesos. I-times 30 days po natin yon, tayo po ay posibleng tumubo ng 11,100 pesos. Hindi naman po imposible na makabenta po kayo ng 37 pieces kada isang araw. Lalo na po kung makikilala po tayo sa ating lugar na araw-araw po tayong nagtitinda. Kasi meron pong bibili, meron 2 piraso, 3 piraso, kasi kasama po nilang kumain yung pamilya po nila o kaibigan po nila. At yung tungkol naman po dito sa ating clamshell, kung gagamit po tayo nito, mabibili po ito ng 5 to 7 pesos. Pwedeng magpa-additional po kayo kung dito po ilalagay o kaya naman po kasama na po sa presyo at nasa diskarte na po natin yon. Ang kagandahan po dito sa ating homemade burger patty, kung gusto po natin maglagay ng buy one take one, babawasan lang po natin ang timbang. At pwede po tayo dito maglagay ng mumurahin at meron din naman pong mamahalin. Ito pong pagbibisnes po ng hamburger, nasa kamay na po natin para mas kumita po tayo ng malaki o higit pa. Basta sasamahan po natin ang sipag, tiyaga at konting diskarte, hindi po imposible na kitain po natin ang ganung halaga. At sana, bago po nagtapos ang video na ito, ay meron po ulit akong naidagdag na negosyo idea po sa inyo. At ngayon, shoutout lang po muna ako ng mabilis po lamang. Umpisahan po natin kay Ma'am Jennifer Pilic. Nagustuhan niya daw po yung mga luto natin at masasabi naman daw po masarap. Kasi maganda po ang feedback sa customer po niya at sa asawa daw po niya. At maraming salamat din po sa inyo, Ma'am Jennifer. Yan. At shoutout na din po kay Ma'am Juby Rose Arauban. Nagpapasalamat po siya kasi meron na naman daw pong may dadagdag na negosyo idea. At na-motivate po siya sa mga video natin. Shoutout po sa inyo, Ma'am Juby Rose Arauban from Tansa, Cavite. Shoutout na din po sa inyo, Ma'am Mary Angeli Cormero from Tacloban City. Re-request din po siya ng atin pong peanut butter. Soon po, magagawa na din po natin yan. At maraming salamat po sa inyong lahat. At kung bago po kayo dito po sa ating channel at interesado po kayo sa mga ganitong video, di pa po kayo nakaka-subscribe, pwede po kayo mag-subscribe. At huwag nyo na din pong kalimutan na pindutin po yung bell button para updated po kayo. At sa atin pong second channel, huwag nyo na din pong kalimutan i-like at i-follow para pag may upload po tayo mga happenings at parapol, dyan nyo po unang malalaman. At yung ating pong FB page, huwag nyo na din pong kalimutang i-like para pag nasa FB po kayo, updated pa rin po kayo pag may upload po tayo. At huwag nyo na din po kalimutan i-like at i-share kasi sa ganito pong paraan, makakatulong din po kayo na magka-idea po yung ating pong mga kananay, katrabaho, kaibigan na pwede pa po palang magkaroon ng extra income kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. Yung lagi ko pong sinasabi, doble-doble ingat pa rin po tayo at sumunod po tayo sa alituntunin po ng ating pamahalaan. Kaya kita-kits na lang po ulit sa ating mga next video. Marami pong salamat. Bye-bye!